Mayo nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning programang Tinig ng Bayan adlawng Martes na kita. 19 sa bulan sa Enero 2020. Kumusta? Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatibukan ni atong programang Tinig ng Bayan at ulang tagsa-tagsao, no? Tungod sa nahitabo mga katinig na sinati nato nga low pressure area karong panahuna, pero ting tugnawa risk dapawan og ingon man sa silingang dapit unya nga tuma kaigsuunan pod mas gitugnaw sa mga low-lying area nga karon naglutaw-lutaw sa tubig baha, especially mga katinig diha sa Pikit ingon man sa pagalungan o pagagawan uban pang mga lugar. Lisuran ning sitwasyon nila no kay kanunay na lang ingana mga katinig sa mga panahon sa tag-ulan kay ngano naman sila sa ubos nga area sila ang tagasalo sa tubig gikan sa upstream area. Ang epekto mga katinig dire sa atuang dili maayong panahon kay kining mga pagkadaot sa atong mga imprastruktura. Gawas niya na mga katinig delikado pod sa mga nagapuyo na sa daplin sa suba ingon man sa mga nagapuyo sa mga landslide prone area. Diya sa may Salasang Katipunan Highway no. Ang usa pa ka nga dalan nga Cotabato Davao Highway ang nadaot kining approach sa tulay. Taas-taas pud to. Mo nang matingala kita mga katinig bag-o ra man humaning nga construction sa naasoy nga kalsada pila pa lang man ka tuig nganong naguba na dayon. Unsa ba ka quality ang ginagamit ng mga materyales sa pag-construct mga katinig? Dakong question no nganong nga ingana kay kung imong tan-aon mga katinig sa mga proyekto sa panahon ni dating rehimeng Marcos hangtod karon dagdagang pang karsada o tulay no ang passable pa sa gihapon pero kining mga bag-ong semento lang ngano na nga daot dayon unsa ba ka quality ha ang materyales kini ba tungod daghang mangayo og kining porsyento maunang nawala ng kalidad sa proyekto. Hilaw na ang pagluto sa mga materyales. Unya ang katong sa unang panahon ang mga ginakonstruct ka kalsada dunay bakal no mga dagko kayong bakal pero karon wa na no semento na lang ginabubo diretso mga katinig. Well, diri pod sa may parte sa Paco nakadawat kitag mga reklamo sa mga commuters kay ngano nganong lisod-lisuron man ang mga commuters diri sa ginapahigayong road expansion. Nganong kinahanglan man nga lisod-lisuron sa konstruktor nga muagi dito sa lubak-lubak nga dalan nga pwede pa mang maagian. Kining karaang kalsada nga parte sa 2 lanes no kay ginahimo man ang 4 lanes. Pila ba ka lanes? 4 yata no. Ang National Highway karon diri sa may Paco gikan diya sa may checkpoint padulong ngadto sa may President Rojas sa kanto mga katinig. So kalabot nini atong klarohon nga mga hisgutanan ngano man eh. Unsa may plano sa kontraktor nga niini nganong lisod-lisuron man gyud ang mga commuters? Naa sa linya sa tong komunikasyon makahinabi nato ang chief sa construction section si Engineer Ernesto Camposano. Maing buntag sir si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po. Good morning. Good morning Loy. Good morning usab sa tanang nagpaminaw sa diri sa maong tibyanan. Opo, sa Joy FM kita sir sa Tinig ng Bayan. Opo, opo, maayong buntag. Aha. Sir, unsay una explanation kay human nga gipaabot kagahapon kay DE katong reklamo sa tumong mga commuters ni ihimo mog inspeksyon diri sa may parte sa National Highway sa may barangay Paco kung diin ginahimo kanang road expansion. Unsay explanation sa kontraktor nganong ilahang gisara kining kining simentadong dalan og gituyo og paagi ang mga commuters dito sa expansion area. Para sa kasayuran sa tanan atong mga tagpaminaw og sa inyo Loy, kaning proyekto na amid ang funding para sa reconstruction kanang existing natong kalsada kay medyo deteriorated na. Dugay na nang project na o ang thickness ana is magnitis. Karon na may funding na moabot sa 17 million kanang portion diya na ay kataason ng mga 900 meters. Mm-hmm. Ngano ta nag-widening ni sa shoulder o gipagian na mo. Actually, last Sunday,
para maano-ano na mo. Kanang ginaway din na ganito sa namo ng detour, muna ang temporary detour na pag-agiyan sa atong trapiko, kay ang existing tanggalon nato na i-replace nato og bagong simento. Mm-hmm. Alas sa Sunday, nag-dry run kami. Ang contractor nag-dry run, di paagihan usa para naibaluan nato kung may mga portion na mag-depression. Lalo na kag-agihan ulan, na-open man natong punto na sa Sunday. Pagkabot sa ulan, auto na nakita nato na may mga portion pa. Kaya ang ubang portion nato is mga bagong ceiling. Mm-hmm. Ceiling sa contractor. Although kikumpat, ligid nato na malisayan na may mga portion na may mga settlement. Temporarily to, before na mo, pagyanda na mo to para maibalwa na mo kung naay mga depression na may tabo kung agyan na sa mga, lalo na kay mga bukas kayo ng atong mga truck na nag-aagi diha. Then sa hapon, kahit tungod sa grady ang ulan, medyo nag-deteriorate tong portion na mo na tong detour, mo tong gibalik na lang na mo. Wala pa na maghilapsan ang ongoing, ay ang existing na pavement. Mm. Kaya mo itong ano lagi na mo para masiguro na ka na nga itong pinaditor is o na ma-stable o sa. So road so, test, gihimo sa itong kuhan, gi-road test o sa para makita na ito kung nga. Gi-road test na ito, opo. Para makita. Kaya once na tanggalin na nato ang sa ano, Loy, kaya sa tunga, dito naman gyud ang traffic nato iagi sa gawas. Mm. Kini ba usual ginahimo sa mga contractor, sir? Kato tama to na lalo na karon kay kaning tabato daw sa lang experience nato diri ang bukas kayo mga nagaagi. Oo. Mo tang imo nato sa dito kay once na gitanggal nato na ang kato nga lang magaya ang trabaho pa nato ana Loy. Ang pikas ang going to Davao buagi dito sa gino natong ditor. Ang going to Cotabato, dito pa sa existing, there is other lane. Mm. Kay one lane lang din lang sa trabaho na ito, ana. Mas sa yun on ta, kung purely widening lang, kaya dili na ito mahilap ka ng existing. Okay. Pero kana amang good kay replacement, mauna na, for recourse yun sa na magpagita sa shoulder. So karon nakita nato ang mga weak, ang katong weak nga portion sa kalsada, unsay plano ni ini, Muna po ito ang i-correct na ito to na para ma-stable yun siya. Actually, kanang basta nga na, Sir Loy, i-review na ma-perfect na na. Once na na ay mga depression, automatic na i-correct na sa contractor. Ang nag-aggregate credit lang sa ito karon kay medyo ang panahon, kay naalagay low pressure, mauna na. Mas dali mag-deteriorate kung gravel road. Oh, kasi ang ingon sa mga commuters, ginahimo ni sa mga kontraktor nga kulang ang gamit kay para katong mga gitambak nga yuta makumpak pinaagi sa pag-agi sa mga dagkong nga mga truck. Actually ang atong kontraktor dia is well equipped ni. Mm-hmm. Ang atong kontraktor dai Silyaban Construction. Aha. Sa kanyang equipment, kaya lang natural yun na Loy na ay, lalo na basang tag-ulan. Kung init na, dili na ito na mabantayan na naay mga ginagawa na depression. Uh-huh. Pero kanyang ulan, gravel road na maglapo kung may mga porsyon. Actually, katong mga porsyon, dili ka ito, ano kayo, dili ka ito gravel. Uh-huh. Actually, ang shoulder natin is existing na, gi-widen lang na muna para to giveaway na may mong payo ang passage sa atong mga traffic. So unsay plano karon sir? Ipadayon katong concreting sa road widening o sa bakbakon katong i-replace katong karaang kalsada? Correct sa nato, stable sa nato kanang imuhon natong detour katong gi-dry run nato last Sunday. Kato saan trabaho nila? Isiminto sa to. Tama, yung panahon karon, mo na to ang trabaho nila karon. Once na stable na to, saka na to bakbako ng existing na kalsada, Sir Loy. Okay. Sir, buot pasabot maging stable, isiminto na ni siya, i-concrete na o tambak-tambak lang usa? Dili. Tambak lang sana, Sir Loy, kaya ang proyekto nato is replacement lang sa existing. Oo. Kanang ginatambak nato, imo lang sa nang gitor. Adi dili pa ni siya. Oo. Dili pa din siya para sa widening, dili pa himuon i-concrete kato sa widening. Kapareha gihimo sa ubang pa, sumpay ni ini. Dili pa sir kay ang widening nato ana expanded sa 2021. Okay.
Kaning so, wala... gawin karon pang oh. sa 2020, kaya lang late release ni. Ah, so wala pa'y budget alang sa concreting sa expansion? Naana tayo propose niya for 2021, Sir Loy. Hmm. Anong mga portuna na? Widening na. Ah, okay. Ay, klaro na ako. Naana sa'y pondo, pero ang pondo kwaon para sa 2021 nga budget. Oh, mga propose so, pa to, Sir Loy, para sa 2021, ang sa widening. Uh-oh. Pero kanang, ano na to, kanang replacement, reconstruction, kanang existing, expanded na sa 2020. Ah, okay. At least naklaro nga ang budget di ay, unang budget gigahinan, kining replacement sa sa kining kalsada karon nga concrete na nga nadaot na. Opo, Sir Loy. Okay. So at least naklaro. Sir, ang observation po sa tuwang mga kaigsuunan, diri sa may parte sa National Highway gapo no kanang ginahimo diyang Center Isles ba sa may gawas opo, nga opo. Sa may President Rojas ana sila nganong kinahanglan pagbutang ang taas kayong Center Isles while gipang bakbak katong mga naang mga instructor sa ano sa tabing kalsada gi clearing sila so dili na makuha ang logic. Okay, pagpagwapo, pagpanindot, parts of beautification, but ang problema, ang anong dako, lapad ko itong ibutang nga parte sa Center Isles? Pagka ng Center Island, ginabutang nato na Sir Lloyd, hindi lamang para sa pagwapo. Okay. Kaya na sa para mas may, ma-protect nato ang mga disgrasya kay one lane, one, ano naman na, sa tuo, puro silang napababa, sa wala, puro sa pataas. Sinaseparate na ito ang traffic. Mauna na ginabutangan na ito ang Center Island. Okay. Part na sa atong mga technical design. Kaya ang atong kalsada manggudya, nahimo na na, Sir Loy, na 6 lane. Mauna nagbutang na ito ang Center Island. Kaya kung naapot mo tabok, dito sa mga porsyon na open, at least na sila'y risk ano, area. Oh, so abot pa sabot pag-abot niya ng mga lugar dapat mag-slow down ang mga sakyanan. Pwede silang magpaspas niya kay one lane na sir, wala na nay overtaking diri sa sa Picas. Ano sa side nila, okay? Oh. One way na lang na. Oh. So ang purpose para sa safety sa mga mutabok og mugawas diha sa may kanto sa may President Rojas. Opo. Oh. Tama na sa sir. Unsa kataas ni? Ang iyahang kuan sir, ang kining Center Island gibutang diha. At ano na nang variable man na sir kay katong mga portion kung asa tong mga pwedeng ano an, pwedeng tabukan. Mo na putol-putol na sir, dili na continuous. Okay. So pila pundo gi 400 meters kung saan to sa lentana. 400 meters. Mga pila po ang pundo gigahin ani sir? Separate na pundo na isa na isa widening na sa itong kung nabantayan ninyo ang kalsada na ito diya, two lanes pa lang na. Nag-widening o duwa-duwa ka lanes, then kanang Center Island, muna ang atong ano diya, napunduhan for. 2020 kaya po na, pinulit dito na sa mga nauna na itong release for 2020. Okay. Sir, kining propose for 2021 nga budget, for example, katong gimension ni mo ganina para sa road expansion nga concreting, 2021 ko aon ang budget. Unsay buot pasabot nini? May possibility nga 2022 pa ma-implement ang concreting sa expansion? Dili pod. Actually, Sir Loy, mapandingan na karon. Ginahold up lang nato ang release sa atong DAA, General Appropriation Act. Okay. Once na ma-release to, basic magsunod lang ng 2020 din 2021. Uh-oh. And we are expecting siguro, Sir Loy, na basic karong mga first quarter of 2021 ma-release ang atong pondo para sa 2021. Mga pila po ang gipangayo ninyong budget nini, sir? Wala ko exact figure pa diri, Sir Loy. Apo. Nasa balay pamagutin pa rin, Sir Okay. Loy. Okay, sige lang, sir. No problems. But anyway, importante nga matuman ang concreting nini, no? Sa Picas Bahin, diri sa nahitabong pagkadaot sa kalsada sa Salasang Katipunan Highway kanang approach sa Tulay no diha sa may Arakan na Cotabato
kagahapon kabalo ko nag-inspection gyapon mo. Unsang problema diri nganong naghimo ang katundag kong crack no nga kining kalsadaha bag-o lang ni na konkreto pila pa lang ka tuig maiha pa lang sa tuong tudlo. Opo, opo. Kahapon dito kami sa site natan-aw na mo na na-depression gyud katong portion sa before sa tulay. Mm. So, sa among investigation, nakita namo na naay movement ang yuta, particularly ang lead portion sa atong kalsada doon sa tulay. Mm. Left portion, pasulod ka sa Arakan, gikag Davao. Opo, gikag na sa Arakan, sa Pagkatipunan, lead portion ang naay movement. Nakita namo dito na naay vertical o horizontal movement ang yuta. Mm-hmm. Tutog dito sa may ubos. Di na to, ano tayo, makita na kung wala to na buas ang pigment, dili tayo na to maibaluhan pa. Pero kahit tungkol ang pigment sa rigid structure na, kung naguba siya, ay nag-move na ang yuta at ibuok. Dili lang katong kalsada manggod ang movement. Is outside, particularly ang mid portion sa side sa kalsada. Mm-hmm. Unsay hinungdan ano nag-move kini sir? Gikan kantong ilawom sa katong portion sa dalan? Ang possibility sa among investigation, pwedeng may mga tubig na nag-agis ilalom sa yuta. Oo. Binit sa kalsada. O siguro na aggravate kani kahit una kung 2019 last October na atay series ano linog lindol. Oo. Pwedeng katong lindol isa to sa nakakreate na naay mga hints of course sa tubig ilalong sa yuta. Mm-hmm. Kaya ka na manggod na hilly portion ang ano na mo diya analysis mga bato ang ilalong din nagtungtong ang yuta. Oo. Din sa series of ulan po karon mas nagdagan ang yuta, nagkaroon na ng sliding section between sa bato o sa yuta. Ang mag-hold sa tubig is ang yuta man lang. Mm-hmm. Plus, sa isa na mong analysis, katong series of lindol na sigurong mga nag-change course na ano sa tubig, po ang hinay-hinay na dili nato na mabantayan. Kabalo man gud sa Sir Loy na pagdigani nato makita lisod na ma-analyze. Mm-hmm. Mauna na din na mga nakita. Actually duwa ka portion man ang ano nato diha, duwa ka portion ang nag ka problema katong sa unahan ko na tulay katong diwatik. Mm-hmm. Kung kanang recently lang katong Dibato Bridge. Halos the same ang characteristic sa yuta na nakita namo dito. Aha. Sir, kanibang yuta approach sa tulay? Unsa ni siya? Kaning gitambak sa contractor o kini siya dati nang bukid diha? A portion ana Sir Luis, gitambak nato. Okay, mas mubo ng portion na medyo na elevate man nato ang atong tulay. Uh-huh. Dati existing na diha. Existing ng kalsada diha. Kailan pag imo nato sa tulay? Siyempre, elevate na itong gamay. Mo o nagsambak na yun sa portion na. So, wala yung problema sa tampak, Sir Loy. Ang tampak niya is talagang nagbutang na ito na compacted, nagpasa na sa ating mga testing. Ang problema is ang mass movement sa yuta na naghinay-hinay na nagbaba. Na mo ganitong nasubli ko na dili na ito makita yun sa ilalom. Unang sa karon na may ano na further investigation, magkandak sa mga soil ano analysis, soil exploration ka ng portuna na para ma-determine na to at least kung unsa ang nasa ilalom. Kung ma-determine na to na ay mga agi sa tubig, kay kanang mga sliding portion sa yuta mo nang ginaiwasan na to. Kung napantayan mo dito sa pikas, itong mga rock pool, naalos na minimize na namo to kay makita namo unsa ang source mo tong nabutangan nato ditong mga proyekto gipandingan sa atong sila na protect nato ang rock wall pero kaning sa ilalom di manggod nato makita mo na karon na under investigation pa murag gud na kanang atong kalaban karon
sirloin na COVID. COVID di makita. Dito tayo ni kayan. Ah. Opod na sa body sa mga porsyon na sirloin. Okay. Sir, adun ay mga comparison man good, no? Ingon nila sa tumang katawhan on sa maning proyektuhan ni nga kaniadto sa panahon ni Marcos, ligon man kayo ang mga proyekto. Gani hangtod karon ginagamit ang uban, for example kana mga bridges kay Reno Bridge diya sa may Libungan Bridge, no, ginagamit pa ingana kaligon, pero karon ganong ingana man kadali maguba madaot kini nga mga proyekto sa gobyerno, especially ni mga kalsada. Actually sir, no, kung ang proyekto pares kanang mga tulay ito kay naman nato una mo nang mga una na mo gitrabaho diha, walay mga damit ang atong tulay. Kanilang diri sa approaches because sa atong mass movement sa yuta. Oo. Muna kung napantayan po gani ninyo diri sa may Libungan, kuwig to Cotabato, ang tugaron, dili kayo na na-stable tungod sa movement sa yuta na listed i-treat kay dili makita kung unta ang mga layer na may problema sa ilalong. Oo. Kana diya is mga isolated na portion, actually ang Sinay portion na sa may Sinay Mount na bukit, muna ang kang problema na mo. Kay, may mga series diya na nagalihok ang yuta. Kung wala pa'y kalsadang concrete, dili na ito na mabantayan, kay dili man abrupt na, dili yung landslide na nahulog si buok. Naghinay-hinay lang na, mabantayan lang na ito na, kay kanang pavement, is mubuak, pag masitil hinay-hinay. Ang yung situation murag pareha sa Aliosan. Hinungdan ka itong diya sa may Bagulibas, no? Gihimuan na lang o kining tulay. Inga na. Oo. Pero ano sa ba standard nga ginasunod, sir? Pag inganin nga situation, di ba ginabutangan man o dagkong bakal ang mga ginakonkret nga mga kalsada? Maong ligun siya? Kay karon murag napansin na mo, dili lang, ginakumpak lang itong kalsada. O niya, bubuan dahil og simento. O niya, kung hilaw ang ang mixture sa simento, mo nang dali siya maguba. Dili inan ang design nato, Sir Noy. Ang ginabutangan lang natong batan, kung mga tulay, kung mga spillway, mo nang ginagamitan natong kalsada, aning bakan. Pero kaning kalsada, kay ang nato, ang atong istruktura, ang konkrito, is nakatungtong mana sa yuta. Nunit na mag-design sa og bakan. O nang dili na ginabutangan sa bakal. Maski kaning National Highway na ito, dere, wala na yung mga bakal. Itong gitrabaho pa na before ko nagsulit sa DTWs, naabutan man na ito. Itong mga gi-replace na ito. Wala ginag bakal. Ang bakal lang diya ka ng sa center para dili mag-separate ang doon kay ginabusan man na ito na by lane. Wala ginag bakal, Sir Loy, na pareha sa tulay na naagid ng bakal. Okay. Kaya na ang bakal diya, ang purpose lang para lang nasatay. Nga dili magbulag ang naa sa tunga, ang left and right nga kalsada. Tungod sa nahitabo ni sir, kining unsa ka safety or pwede pa bang maagian kining sa lasang katipunan highway karon sa mga motorista o dili pa? Actually kahapon maagihan ang pinaka outer right lane. Patitong na itong ng pin shoulder, maagihan open man. Katong portion na nagbaba, kauban man na ako kahapon ang maintenance engineer, ang lang namo dito, napilingan lang sa ito, pilingan lang sa ito o aggregate para mupantay lang ang level dito sa existing na itong naguba na pigment. Dili man ito mo bagsak yun na bagsak yun, kaya lang naghinay-hinay lang itong nag-movement. Kung even nakaroon ang concrete, mo ito natambakan na ito na mo even para possible gyapon ang tulay. So, unsay plano ninyo karon human ang ipahigayon nga inspeksyon? Kanos ipahigayon ang repair? Wala na, no? Human ang warranty ani sa kontraktor, no? Actually, ang warranty kay 1 year man lang good na. Among maintenance o sa ang motrabaho, tambakan lang sa anamo na para possible ang duwa ka lane. Although ni tayo kusog ang traffic niya, but gusto na mo na possible ang two lane. Kung dili na siging ulan, siguro karon na ana equipment na mapadala dito, mapadala ming bako o truck. Mao sa ato ang repair na gamit ko na mo while na magkandak pa mi o
o soil investigation kanang particularly ang lead portion para makahimuta o technical intervention na at least ma-prevent, ma-minimize kung dili totally ma-eliminate yun ka ng mass movement sa yuta. Oo. Ang pati itong mga tao dito, Sir Loy, makita nimo nagpalayo siya pero mga tindog yapon. Ana ang karakteristik sa yuta diya. Dili yun matumba na pares ka ng mga landslide na mugnog yun. Diya, hinay-hinay lang ang pag-move. Dili na ito kayong ibaluan. Oo. Tungod sa paghumok sa yuta sa ilawom, no? Unsay gawas nini sir, adun na pa ba yung laing mga kwan na daot nga mga infrastructure tungod sa dili maayong panahon yaning nila ba yung mga adlaw? Naalay mga section Sir Loy na nag-depress ang portion sa kalsada. Kung makita nimo ta magka-biyahe ka pa Arakan, na ditong mga portion na gina one lane lang gani na mo sa gina one way kay itong kasi ka ng may mga portion na ano na landslide nag-depress ang yuta. Oo. Sir, sa, bakilid, sa mga bakilid na Sir Loy. Sa mga bakilid area no. Wala ba naapektuhan katong ginahimo po diya nga repropping sa may parte sa padulong sa Antipas kanang Daplins Dalan sa mga landslide prone area? Adiya Sir Loy, murag wala kayong ano dia problema ang may wala kayong mga settlement. Oo. Nagbutang lang kadi ang riprap to protect lang kay namang mga balay-balay dia sa ano kay namang good na yuta lang kung sige ulan maghinay-hinay man pud nang maghulog. Hangyo pud na sa katawhan ug nakita namo na ni si Sari pud na butangan nato for their protection. O nang gibutang pud namo na. Uh-huh. Pero wala kami diya na bantayan ng mga movement pareha sa itong dito sa bukid sa Maysinay. Aha. Sir, base doon na kay dugang mensahe sa itong mga kaigsunan para maklaro kini nga mga atong gihisgutan karon. Wala lang na mo siguro ipaabot ilagin na sa mga nag-aagi kanang portion na pag hinay-hinay ta, especially naman yung mga ginagutang na barikada, sa panahon sa tag-ulan, expected yun na basta mga bukid-bukid, mga hilly portion, may mga movement, especially diya sa Arakan portion na nabantayan yun na mo, may mga portion na inana. Kung dere po sa National Highway, makinati na ito na yung mga inconvenience while na ginatrabaho na ito ang kalsada. Parehas ka ng paagihon na kamo diya sa Auditor Road sa may shoulder portion na central o kung ulan, malakukan yun sa o sa po na mo gusto nyo pa abot po dito po sa ubang ahinsya na matagaan na po ni o mga permit sila din sa pagputulusan sa mga kahoy kaysa ng portion na naliha dagan kami maputol na kahoy diya na maapiktuhan sa atong road construction. Ito lang siguro, Sir Loy, o siguro, manginautod mi kami na matabangan kami sa pag-disseminate ng mga proyektuhan na ginapa-agi sa DPWH. Aha. Ito lang siguro, maayong buntag, Sir Loy. Maayong buntag, Sir, o salamat kayo sa higayon nga gihatag ni buhay atong programa. Good morning po. Mga katinig po, inyong nabati si Engineer Ernesto Camposano, ang atoang chief sa construction section sa DPWH sa Engineering District no. Diris kidepawan na kung diin mga katinig at least naklaro kining mga naasoy nga hisgutanan hilabi na diri sa may National Highway sa may Paco area o katong sa may Salasang Katipunan Highway sa kanang Davao Cotabato Road. Alas 6:32 na mga katinig ang atong oras. Sa karong panahon na diligid kita dapat mo kumpiyansa ilabi na pag-abot sa tuang maayong panglawas. Busa atong kanunay pakusgon ang atong immune system pinaagi sa pagtumar sa mga food supplement ang Yaki Herbal Capsule ang mong ginarekomenda kaninyo. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas? Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga
papilyari karsinoma. Wala ko lang na panahon na kung gitry ng inyong produkto ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sunod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatipan daw ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Sunod sa mga estatistika, may halos 6 milyon na ang mga Pilipino ang may sakit na diabetes. Halin pa sang tuig 2016. Batuan ang diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspas sa pagdagko ug pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa panis. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makitaan kini sa Duralinks Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quimpo Boulevard, Poblacion, Davao City. In front of Almendras Gym beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Dali inaayo ang hubag sa sampot ni Josephine Polga, taga Ginimanan, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, kay iyang gihaplasan sa Yaki Liniment Oil o gitumaran sa Yaki Herbal Capsule. Ang katong ni hubag na ako kay mapagpiki, niliman ko kalingkot, iimlan na ako Yaki Capsule na yung gihaplasan ng Yaki Oil, naayo siya. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Tinig
ng bayan. Tinig ng bayan. Mga katinig, alas 6:37 ng atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan diri sa LA, no? Kagahapon na mga katinig, adunay dakong event nga nahitabo. Ang chartering of Pikit Eagles Club and induction of officers and members. Mga iladong mga personahe, mga government officials ang nitambong niini og kinigi panguluhan ni Pikit Mayor Sumulong Sultan, no, isip host sa naasoing chartering. O kining ang pagsabot nako kagahapon, adunay sila mga bag-ong mga recruit og kini daghan pod, no, dunay mga men in uniform, mga elected officials, mga businessman, pero atong klarohon unsa bay laraw niini kay adunay mga hungihong nga sumala pa kini mga pagpangandam sa umaabot nga 2020 elections. Unsa ba gay tinuod niini? Mission vision niining Eagles Club, no? Nasa linya sa itong komunikasyon atong makahinabi si Pikit Mayor Sumulong Sultan. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Magandang umaga rin po. Opo. Chartering of Pikit Eagles Club and induction of officers and members kahapon na isinagawa dito sa LA, no? Ano po ang pinakapangunahing layunin ng grupong ito? Actually, brotherhood po ito, brotherhood po itong ano, fraternity brotherhood po itong Philippine Eagle. Ang layunin po nito is paano ba magkatulong at saka paano magkatulong sa sambayanan, lalo-lalo na po doon po sa community na kung saan po yung club na yun. Kasi itong Philippine Eagle po, nationwide po ito. So, kagaya po rin ito ng kahit ano pong organization na position. Ang halikain po nito ay kung paano po magkatulong at paano po magtutulungan. So parang ano, parang may kumpara mo sila sa Rotary Club at yung Mason. O parang ganun na rin po kasi isang organization din po yun. Hindi ba ito preparation po sa 2022 elections? Kasi yun po yung... Hindi naman po. Pero, simple, yung brotherhood, pagkakaibigan yan, yung ano po yung dapat ng pagtulungan, doon po magtutulungan yung mga brotherhood. Pero hindi nangangulugan na po pang politika yun. Pero, simple, hindi mo naman maiwasan na ang magiging kasama mo doon ay isang politician, o di ba isang businessman, o di ba isang... nagtatrabaho sa gobyerno. Yun po yung mga brotherhood. Si magkakapatid po. Opo. Si Governor Nancy Katamco, isa sa mga naimbitahan. Member din po ba siya ng Agila o itong Eagle Club? Opo. Isa po siya sa naimbitahan po naming keynote speaker po. Okay. O kasi pag nung marinig ko itong Eagles Club, parang pumasok sa isipan ko si Agila ng Maguindanao. Akala ko isa lang ito. Iba po ito sa Agila ng Maguindanao. Hindi, yung Agila po ng Maguindanao, sumali rin po siya sa Philippine Eagles. Sumanib na rin siya sa Eagles. So, kasi yung Agila ng Maguindanao, yun yung parang political ni Governor Maryam Sangki Mangudadato, di ba, sa Maguindanao? Ay, hindi po, pero sumanib po siya, nagsali po si Governor Maryam bilang sisterhood. Parang simple, alam niya po yung alisay ng isang organization, isang fraternity na magtulong sa sambayan. So, kami na mga politician, kami po na mga leader dito sa local government unit, ay nasasarili na rin po namin yung magtulong. So, sumali na rin po kami dyan kasi yun din ang adikay ng isang organization ay magtulong po sa isang komunidad. Opo. So, kung kailangan po yung tulong namin, andyan po kami para magtulong. Opo. So, sino po yung mga qualified na maaari po maging membro ho nito? Bago po ito, first time po sa Pikit, no? Chantering po ito sa Pikit Eagles Club. Oo. So, sino po yung mga qualified na pwede po maging membro ho nito? At least, yung
kuan wala ka wala wala wala, wala yung norm yung citizen na wala kung kuan wala criminal record no criminal record ano at least sa community wala po siya ano good standing po siya at saka isa po kasi ito pong alam po ninyo ito pong brotherhood hindi ka po magiging liability sa kasama mo hindi ba magiging liability ka sa komunidad. So dapat dapat kung tumali ka diyan hindi ka talaga liability, dapat asset ka alam po dapat asset ka ng organisasyon. So, kung papasok ka hindi ka magiging liability liability ng isang ano sa isang brotherhood kasi pag naging liability ka isa ka pa na ikarga ng organization na yun. So, hindi maganda, dapat makatulong ka pa. Ating kuyang ang tawag po ano sa mga miyembro. Akala ko Prex. Ating kuyang. So brotherhood. Sir, samantalahin ko na lang po ang pagkakataon kasi may mga report kaming tinatanggap na may mga area, low-lying area sa Pikit ang binabaha ngayon dala po ng sama ng panahon at pagbaba ng tubig baha mula sa upstream area. Opo. Yung low-lying area po na naano po ng baha, yung binahan naman po sila. Mga gaano ho karaming barangay ang nalubog po ngayon sa tubig baha? Ngayon po kasi kapon po yan, kapon ng isang gabi. Hindi pa nagka-report yung municipal disaster sa akin. Okay. Kasi yun nga. Doon sa situation po ngayon ano. Apo. Anyway, hihingi po kami ng update regarding dito sir ha. Sa kabilang banda ngayon marami po kaming tinatanggap ng mga reklamo kaugnay ng kalagayan ng Tunggol Bridge. Ayun oh. Itong tulay na nag-uugnay sa Pikit at Pagalungan, Tunggol Bridge po ito no. Yung kabilang tulay ay yung ngayon mayroong kinoconstruct na tulay diyan, expansion o ibang tulay, bagong tulay. Pero yung lumang tulay matindi na po yung lubak-lubak. Dati minimaintain yung bawat pagitan ng mga tulay. Pero ngayon ang lalim na po ano, delikado kung yung titingnan kinakailangan talaga mag-slow down ka dahil kung hindi masisira yung sasakyan mo sa lalim nang lubak-lubak diyan sa pagitan ng tulay. Meron po ba kayong ginawang pakikipag-usap sa mga konstruktor para bigyang action itong problemang ito na reklamo ng ating mga commuters? Actually po, from time to time sinabihan po namin yung konstruktor. Kasi yan po yung kanal na yan, every time na linalagyan po nila yan, hindi po abot ng tatlong araw. Nahuhulog po yung materials, yung materials na linalagay nila dyan. Kaya nahuhulog po dahil may butas po. Pero hindi ba nila pwede lagyan na lang ng tawag doon yung steel flat, yung makapal na bakal para hindi na lagi o hindi mahirapan yung ating mga commuters? Sige po, kay iano po na, i-suggest po natin yan kasi yun nga. Nung i-ano namin po sila, dinalagyan po nila yan. Pero pagdating ng dalawang araw, yan naman po, nahulog po yung kan. Maganda po yung ganun. Maganda i-suggest. Mas makatipid po sila doon kasi at least yung bakal, pwede mo naman i-recycle yon, di po ba? Kaysa doon sa sige, tambak-tambak doon, paglagay. Ako nakita ko, naglalagay sila ng earth fill, ano? At kung minsan, bato-bato, buhangin. Kung minsan, yung espalto. Nahuhulog. Nagiging dumi pa doon, nagiging harang pa doon sa ilog natin. Maganda po. Ipatawag po namin yung contraction para at least magawan po niya ng paraan. Oho. So dito po sa inyong Eagles Club sa Pikit po, ano ho yung unang plano ho ninyo ngayon bilang charter chairman po? Yun na nga po. Mag-meeting po kami ng first month po para nakita po namin na isa na po yung mga kababayan namin, yung komunidad na
sumaranas ko ng flooding. Kaya isa po yun sa aming tinan para kahit panandali, matulungan po namin sila bilang Filipino Youth. May parating yung pagiging kapatiran, ano? Yung paghahatid ng tulong. Sir, makita po nila na yung Philippine Eagle, talagang ang meeting talaga noon ay kung ano ang dapat pagtulungan doon po sa komunidad. Aha. Sir, maraming salamat po sa panambinigay ninyo dito po sa ating programa. Thank you so much po. Welcome po. Mga katinig, inyong nabati si Pikit Mayor Sumulong Sultan. Murag kulong pagtulog si Mayor kay nag-asikaso sa mga daghang mga guests, no? Actually, na sila din sa LI, sa Yaki, mga katinig. So, ang pinaka-purpose sa kining Eagles Club, no, mao ang paghatudog serbisyo. So, sama sa mga ginahimo sa Rotary Club, no? Ako, Rotarian pod before. Pero, gasto man di ay pag magpamembro ka niini, mga katinig, no? Gasto good kay dili pwedeng nga di ka mukuot sa imuhang kwarta kay para paghimo og mga serbisyo, lisod pod. kung nipis ang imuhang bulsa. Pero ang importante niini, malipayon ka naghatag og hinabang, no, ngadto sa mga nagapanginahanglan. Kay ang pinaka main purpose ng ngani nga mga club mao man ang kawang gawa, paghatag og mga serbisyo sa mga katawhan. Bueno, mga katinig, alas 6:49 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Higup sa gainit kayong kapilya. Okay ra coffee? Mayo kayo ning panahon ng tugnaw-tugnaw, mga katinig. Hey, mayo pa si Kwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bayan na? Di man gani makausa? Daon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Okira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimi mo din sa Okira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Okira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Panamox, antibiotic caplet, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox antibiotic caplet, tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic caplet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya naga-aper sa gadan baroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala mingkaon. Pagtumaro ka ng buntag, mati paghapon ingkaon gid siya. Dayon gipatumaro ko siya kana wala pay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya. Gupag yung naong ako. Burot na. Burot ang naong ako. Sayang kayo talaga yun. Mga daghang tambal yung piano. Isang tambala, sir. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, girls. Parehas ako sa mga beginners. Payo, girls. Siya. Okay. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man na magsigigila. Giguto mungod ni ma, wala mungod ko'y gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumaraan ang oleferacy. Dugay na ko nag-ingon nimo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang binipisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan nga nagapadede. Maunang ingon ako nimo, suwaye.
ang Oleifera C. Salamat sa Oleifera C. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisa tiguwang na after lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Hamis na ang kutis og nawagtag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag and sa gabi, ginamaintain na ko. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Nikalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak na si John Carl. Yaki Vitamins kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math string kaya ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag ka ang kuya. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:55 lang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan og diri sa kalsada o sa tulay no sa may kanang approach sa Pikit og before kanang boundary sa Pikit og Pagalungan, mga katinig, Tungol Bridge. Kini siya dugay nang tulay ni og dapat paspasan. Murag luya man kayo ang kontraktor diha sa pag-construct sa bagong tulay. Nganong ingana man sila kapulpul nga mo trabaho, mga katinig? Dugay na ba? No, pila na katuig na hangtod karon na pipila pa lang kaporsyento ang nahuman ni Ana. Gusto na sa mga commuters nga mahuman na ang proyekto pero nganong ingana kadugay ang ilahang pag-construct, mga katinig? Naunhan pa sila no sa ubang mga gipang-construct nga mga tulay diri sa probinsya sa Cotabato. Ang usa sa mga dili maayo kay kanang lubak-lubak diha nga parte sa naasoy nga tulay. Pila ba na? Murag ka, kaunom ka, muuntol. Kung imong sakyanan, huyang, dali gyud, ako gyud ang maintenance ni Ana, mga katinig. Busa ba, pagwagi mo ganit di Ana, hinay-hinay ragyud mo, mga katinig, kaya para dili dako kayo maintenance ang inyong sakyanan. Samtang sa pika sa bahin, nagalibog kita, kining bagong gipagawas karon nga kamanduan sa gobyerno. Sa pagpalit o COVID-19 na vaccine ngadto sa mga ginlanlain nga mga pharmaceuticals. Adunay gipagawas nga kamanduan si Pangulong Duterte nga nagahatag og pagtugot sa mga LGU nga mopalit og direkta sa mga pharmaceuticals sa bakuna. But karon duna na poy gipagawas nga kamanduan nga kinahanglan daw moagi sa national
ang pagpalit sa mga local government unit sa mga bakuna. Nganong ing-ana man ang maong sistema. Gani, kini magpadugay lang no sa pag-purchase sa mga bakuna, mga katinig, kay daghang kayong proseso. O kining nahitabo karon na ang ubang mga LGU nagapanawagan na gani sa national government nga unta tugutan na sila nga mo direkta palit ngadto sa mga pharmaceuticals nga nagahimo og bakuna. Unsa ba nahitabo nini? Basig gusto na pud mangayog kickback no. Gani ang presyo sa bakuna gusto pang itago no sa IATF. Nga dapat kini pa for process of transparency dapat ginasulti kung pila bagyod. Mga katinig, atong kuag opinion ini ang atuang mga ekonomista si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Opo, anong tingin ho ninyo dito sa panibago na namang development na kinakailangan pang dumaan sa national government o IATF itong pagbili ng bakuna ng mga LGUs? Yeah, actually, medyo tama yung sinabi mo, no? Traditional layer na naman, no? O bureaucracy. So, medyo mas matatagalan, no? Pero I think ang titingnan nila is that baka mapareho din sa national government, no? Kung hindi nakita no ng ating Senado doon sa kanilang investigation na ginagawa, yung medyo mataas na presyo, yung takot ng iba, baka ganun din yung mangyayari dito sa mga LGUs natin. Pero pwede naman kasi din siya makita no after ng purchase. Yung sinasabi mo na kailangan malaman yung presyo, yun lang, no? Medyo may ganun kasing mga may mga ganung condition no itong mga pharma companies kasi gusto na rin nilang malaro yung presyo, no, depende kung sino yung bumibili. Kaya hindi masabi kung tsaka sa atin naman on our part, since nga medyo allergic tayo at natroma tayo sa corruption, tinitingnan natin na merong merong anomalya dito sa pagtago ng presyo. Pero sabi ko nga, no, pwede naman siyang money, no, after na mabili yung produkto, walang choice ang government but to really disclose, no, itong presyo, kasi ilalabas at ilalabas din yan doon sa COA report, no. So hindi rin matatago yun, no. Kaya lang yun nga, no, ang mangyayari niyan kung sa pag nabili na natin, medyo mahirap na, no, nahabulin pa yung mga kumita, no, dito sa kasi tapos na tapos na yung transaction, wala. Tapos na, natanggap na yung kickback. kaya ngayon ang duda natin, kaya kinakailangan dumaan sa national government para mas malaki yung kita o kickback ng mga nasa national. Ay nako. So yeah, actually sa akin, no, medyo okay lang din naman na sige, no, let's allow the local governments to purchase, no, to negotiate with the pharma companies. Pero sana meron din tayong mechanism for us to be able to determine din na magkano ba yung presyo na kanilang binibili. Kasi yun na nga, no, ang problema dun sa mga pharma companies, nagdedepende nga kung sino yung binibentahan nila, no. Tulad ng mga sinasabi nga ni Secretary Roque na presyong BSS daw itong Sinovac, no. So yung tanong natin, no, bakit mura din yung sa Indonesia? BSS din ba yung Indonesia? Uh-huh. Or ganun din ba yung presyo na binenta doon sa ibang lugar tulad ng sa Turkey at sa Brazil? So, yun. Yun yung medyo nakalungkot, no, na lahat tayo, no, nagkukumawag sa supply nitong vaccine. Uh-huh. And yet, medyo naglalagay tayo ng extra layer, no, para mas mahirapan yung mga LGUs natin na mag-purchase, no. Pero ako, naiintindihan ko, no, na kailangan din maging transparent, no. So siguro mas maganda niyan is that maglagay na lang ng mechanism for us to be able to determine magkano at ilan yung bibilihin ng LGU para malaman natin kung tama ba yung presyo ng pagbili nila. Ayun, oho. Prof, maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin. Muli, pag-uusapan pa natin ito sa mahabang panahon. Thank you so much po. Okay, maraming salamat din, Mark Fargas. Sa inyo lahat. Mga katinig, si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Simple lang naman, no? Ang gusto, dapat nanay bakuna. Mauro na. Nganong padugay-dugayin pa sa gobyerno? Niya, musulti sila, wala daw sila nagpaulahi sa pagpalit o bakuna? Tinunto, no? Nga istorya, mga katinig. As may problema ni ini. Ha? Actually, naanay sa mga nag-manage, nasa kay Galvez, na kay Duque. Kinigil si Duque, grabe ko dig kuan ba, no? Kuyaw.
Ah, wa pa magkasinabo sa bahinay. Mao ba na mo nang nagkadugay nagkadugay. Oo, oh, nya ang mga senador ug mga kongresista gusto pud mga kickback. Ay pastilan in tawon. Nya ang LGU pag yun mga katinig, ah, ang kupit diha. Ay na lang. Mga katinig, wag na kita igong oras, musulod na katong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Kung kauban si Bong Ponyo, may buntag ka ninyong tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.